Simula ang ating kwento na umiiyak ang batang si Junior dahil hindi siya pinayagan ng kanyang nanay at tatay na maglaro sa labas ng bahay. Bakit ayaw niyo po akong maglaro? Hindi naman po ako lalayo eh. Nak, di mo ba nakikita kung gaano katirit ang araw? Sobrang init ng panahon! Dito ka na lang sa loob ng bahay ng maglaro. Presko pa! Pero biglang darating ang lolo at lola ni Junior na agad pagsusumbungan ng bata. Ano ba ang kaguluhan ito? Bakit umiiyak ka po? Oo nga, kasi... kasi po, ayaw akong payagang maglaro ni nanay at tatay sa labas ng bahay. Dahil mainit daw po ang panahon. Eh, yun naman pala po. Eh, totoo namang sinasabi ng tatay at nanay mo. Hintayin mong mawala ang sikat ng araw at kami mismo ng lola mo ang makikipaglaro sa iyo sa labas ng bahay. Sobrang matutuwa si Junior sa sinabi ng kanyang lolo at lola. Ha? Talaga po, lolo, lola? Sasamahan niyo po ang maglaro kapag hindi na mainit sa labas? Ay! Abay, oo naman na po! Uy, kahit kami ng nanay mo ay makikipaglaro rin sa'yo! Oo, mas maraming maglalaro, mas masaya! Yay! O, tahan na, tahan na! At dyan nagtatapos ang ating kada drama sa umaga na pinamagatang The Family That Plays Together Stays Together. The end! Na-pressure ako lang. Diba? Cold reading yun, ha? Alakalakaan natin kung sino yung mga veterano dito. Si Pocholo Gonzales! Ang ating man of a thousand voices, yeah. The voice master himself, Pocholo Gonzales. Welcome, Pocholo. Bro! Magagandang umaga po. Magagandang lalaki, babae po. Nakita niyo ba yun, mga kada? Para siyang may multiple personality disorder. Siya na yung lola, siya pa si Junior. At kung sino-sino pa. Nag-iiba-iba. Oh. Madalas ba nangyayari yun, Pocholo, before dun sa mga vino-voice mong mga anime? Actually, may isang cartoons nga akong ginawa. Halos ako lahat. 15 characters. Wow. Talaga? Napagod yun. Sina... You yourself and you? Ang kausap mo! Ang kainsina mo! Hindi ka nag-uulaman. Ano yung proseso nun kung 15? So, aralin mo yun, di ba? Yes, per character talaga. Panalilito? Paano mo binibigyan ng kanya-kanyang personalidad at boses ang bawat siya? Basically, parang tao din yan eh. Kumbaga, bawat tao may kanya-kanyang motivation, may kanya-kanyang karakter, ano yung kanyang ugali. So doon ako nagbe-base. Yung boses kasi lalabas na lang. Because voice acting is the art of becoming. Yes. Kasi sa akin, hindi ako umaarte, kundi I become the character. You just become. So it comes naturally. Yes. Wow. So kailangan basahin muna yung script? Not really. Kapag kuha mo na yung... Sa dubbing kasi, hindi kami nagre-review. On the spot yan. Yeah. Wow. Parang hindi na... Kasi pag binasa namin, ina-anticipate namin. Uh-huh. So pag bitrano ka na kasi, parang... Oo, dadalin ka na lang. Kasi during our time sa mga dubbing, nung dalawa pa yung track, yung gamit namin, Umatic tsaka Betacam. Eh, wala kang choice kundi sabay-sabay kaming nagdadub. Oo. Ang mentor ko po sa voice acting, broadcasting at sa dubbing is si Tito Joey Galvez and si Sir Danny Mantilla. Oh. Yan ang mga veterano po talaga. Oo. Baka pwede mo kaming pasampulan, Poch, yung mga talagang sikat na karakter na binigyan mo talaga ng boses. Ayan. Tutok na, ha? Pakinggan nyo to, ha? Sound on! Sound on, eyes closed. Siguro yung mga sikat noon, mga sige kilala. Po. Pinakasikat na lang, Mitchell Garden. Oh, sige. So, yan ang number one sa nung araw, noong mga 2001. Oh. Bago pa nagka-K-drama. Ayan. So, boses ko po doon. Tatay ni Sanchay. Okay. Yung tatay niya. Dapat F4 ako. Naging F5 kasi. So, boses niya ganito yung, magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daming Sir. Mukha kang pinya. Kasi po. Tapos, kasi alam niyo ng bata po kasi ako, wala kaming TV. So, the only means of entertainment that I have question namin. Is radio. So,
sa probinsya po kasi ako. So nakikinig ako ng radio drama, yung isang gabi na gabi. Ginagaya. Ha? Lolo, may monster! Ay, naku, tumakbo na tayo, apo! May itagdag ko lang, ganyan din, diba? Kami ni Ripia, ganyan ang racket namin noon. Pero ganyan din, meron cassette, tapos nire-record ko, nag-radio show kami magkapatid. Ayan. So ganun-ganun noon. Opo, that was in 80s. 80s pa yun. Tapos, pinakasikat, siguro, Cyber Kuro-chan. Oo. Yung, ha! Ano pa? Manda kayo sa akin. Ako nga pala, Cyber Kuro-chan. Kuro-chan! Ha! 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 Sino pa? Si Bubo-chacha, yung, Buddy, ako nga pala si Chacha. Makulay ang buhay, yung, ako nga pala si Pen-Pen. Ay, mali. Balik-tan. Oo, yan. Ako naman si, ano, Pen-Pen. Ako naman si Benji. Sa dami kasi nang ginagawa. Yan, yan. Di ba nakakalito? If you're the, all the characters. Yeah. Minsan, pag hindi mo natandaan yung karakter. Pero, pag nakita mo na, bumabalik na agad. Siguro nung bata ka, ikaw yung di po narinig nila ng mga magulang mo, meron narinig. Sino? Actually, ito yan, no? Akala nung mommy ni Poch, meron siya mga kalaro, yung pala siya lang mag-isa. Minsan na umiyak ako ang tiyanak. Ano mo nalaman na meron ka palang ganyan talent? Yun nga po, na kasi little that I know na voice acting pala ang tawag nun. Pero alam niyo po ba, nawalan ako ng boses. Oh, yeah. I had a cyst on my vocal cords last year because I'm also a motivational speaker. So nagte-travel, tapos nag-voice, ina-abuse ko po. Ironically, ako pa nagsulat ng voice care for teachers. Wala po akong boses. Ganyan talaga for 1 year. Wow! So, that was last year? Yes po, April 2022. So I've lost so much mga projects. Nakaka-stress. Ayaw po, para kayong si Jordan ba na napilay na hindi ka na makapag-lock. Parang gano'n. Oo. So how did you get it back po? Prayer and also I take good care of my voice. Panalangin. Ano yung tinuturo ko po? Ayan, pahinga, tubig, at hindi ko po ina-abuse na yung boses. Kasi sobrang abuse ko eh. Oo. Actually, ngayon lang po ako bumalik yung boses ko. Nagulat nga po, sabi ni ma'am, hindi ko na po kaya yung ginawa ko kanina. Nagulat ako parang miracle. Biglang yung nagawa ko na kasi iniwasan ko po siyang gawin. Naku, maraming salamat po, Sir Pocha, sa pagpapa-unlock sa amin. Opo, opo. Pero paano niyo po na, you said a while ago na nagamit niyo po itong talent niyo sa voice para ma-motivate ang mga estudyante? Ay, opo. Unang-una kasi, our voice is a gift from God and it's how we use it. Yes. That is our gift back to God. Eh, alam naman natin, uso yung mga marites. Imbis na gamitin na nila sa kabutihan yung boses nila, nakakasira pa sa kapwa. Amen. Pangalawa, I promote voice acting as an art. Hindi lang dapat ito yung pinagkakitaan, kundi racket lang. Kundi na itutulong natin ito sa iba't ibang mga tao. Ay, maganda kasi Sir Pocho, lahat po yan nagagawa nyo, yung mga boses. Siguro pakinggan natin yung mga boses na yan. Pwede ba natin marinig, direct? May audio ba siya? O yun, si Optimus Prime, si Cookie Monster, si Elmo. This is the VoiceMaster, Pocholo Gonzales. At ngayon, magbo-boses ako ng iba't ibang anime at mga cartoon character. Hey, come on, Patrick, I'm SpongeBob. Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick. Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. Hey, my name is Mr. Krabs. Oh, come on, Pluto. Oh, da-da. Gosh, I'm Goofy. Yep, what's up, Doc? You're so despicable. I thought putty tat. I did thought putty tat. I love you, you love me. I'm the great Count Dracula. One beautiful girl. I want some cookies. Some cookies is for me. Yum, yum, ooh, yum. I'm a wasp dance. Oh, me? Scooby-Doo? Hey, Homer. Stop it, the Servy Lord Megatron. Where's the cube, Starscream? Autobots, transform and roll out. Ha! Ako nga pala si Cyber Kuro-chan. Ako naman si Chacha. Bubu-chacha. Magandang araw mga bata. Ako naman si Barabaraman ng Akasu. Kasi 1 million, wow! na 1 million views na po yan. Wow! Kailan niyo po ginawa yung video na yun? Before ako mag-assist. Most of it, di ko na kayang gawin ngayon. But the good thing, Sir Tony Pet, I teach people, yung certified voice artist. Ginagamit mo yung boses mo ngayon sa mas maganda. Opo. Most of my teachers ngayon, mga nagtitrain, are my former students. Na ngayon, mas magaling pa sa akin. Mas marami silang ginagawa. That's the idea naman, di ba? Yung maglagpasan. Marami na po akong mga naturuan, like sila Gandang Kara. One of yung nag-guest ninyo, si Voice Over Flowers, yan, nagsimula sa akin yan. Train ako. Sila, at marami mga broadcaster. Mga ilang
tips na lang po, mga baka you can give Arcadas a few tips. Yes, actually, sa mga nanonood po, I would like to invite you to be part of the Certified Voice Artist Program. Mm-mm. And also, I have a book called Gusto Kong Maging Voice Talent. Mm-mm. Andito po lahat ng mga sikreto sa likod ng dubbing, voiceover, and voice acting. At kung paano alagaan ang boses. Ay, opo. Actually, mayroon po dito. At ito pong kopya nito ay para sa inyo. Ay, yeah. Ayan, so, naniniwala po ako kasi sa totoo lang, ang boses natin ay napaka makapangyarihan. Ito lang ang tanging instrument that can start a war. Diba? Kasi pag nagsisiraan, dapat tulungan at mabuting salita lang. Or can win battles, di ba? Yes. And also, our voice is the only instrument that can say, I love you. Wow. So talagang our voice is a gift from God and it's how we use it that is our gift back to God. Yeah. So sa mga nanonood po, join kayo po sa Certified Voice Artist Program. At yung first blind dubber po, yung bulag, came from Certified Voice Artist Program. Si Monet, intervene natin mahina. Yan. Yes, gusto ko sana ma-meet niya rin siya. At sige po. Imagine nyo paano nakakapag-dub ang isang bulag. At karamihan po, mga PWD yung mga student. Kung kayo po ay PWD, scholar ko na po kayo automatic. Wow! Wait, Tony, Sir Poch! That's my advocacy for them. Because, Sir Poch, there is a livelihood to be had. Yes, totoo po yan. With voice acting or... Lalo na ngayon po, localization is in. Even in the advent of AI technology, hindi po pwede kasing i-AI yung human emotion and voice acting, lalo na sa Tagalog. Mm. Paano mo i-AI? Pero English voiceover, medyo tagilid ang mga English voiceover. But dubbing and voice acting, hindi po ma-duplicate ng very technology. Good. Kapag Tagalog. Opo. Kaya nga po kami nagtuturo sa Certified very Voice Artist po. Malapit ang Sir puso po namin din na piyas sa ganyan kasi itinawid kami sa pag-aaral at sa trabaho noon. Di ba, Rapi? Oo. Pero ako hindi. Very limited lang talaga yung voice acting talent ko. Pagka kailangan lang announcer ng mga arte, ng mga ano. Aba, okay pa rin mga yun. Mga malalande. Yun. Yung mga ganyan. Basta beauty, beauty products, boses ko yun. Sample nga sa... Ay, pingin akong cop. Sinatan mo ko ng cop. Naniniwala ako, Ma'am Pia, no? Marami sa mga nanonood sa atin na dream nila na marinig yung boses nila sa radyo, sa TV, kasi nanonood sila at nakikinig. Yung tanong, paano ba maging tulad nyo? Kasi hindi nakikita, so wala silang idea paano ba maging voice artist. Uh-oh. So the only way is to join the Certified Voice Artist Program. Yon. I've been teaching for almost 20 years na, sir. So almost 80% ng dubbers sa Pilipinas and voice talent na train po natin. Teaching, Brother Poch. Keep sharing. Thank you. Yeah, thank you, sir. Maraming salamat, Sir Poch! Yeah. May Facebook po ba yung... inyong Certified Voice Artist Program, hanapin nyo lang po. And also, you can check out the VoiceMaster channel sa YouTube ko. Or you can add me sa Facebook nyo. facebook.com/thevoicemaster. So, Google nyo lang, who is the best Filipino voice artist? Bahala na si Google magsabi ng sa'yo. Maraming salamat, Sir Poch. Thank you sa pagpapamalas ng inyong galing dito sa Kada Umaga. And we wish na lalo na pong gumaling ang inyong boses. Ay, actually, it's a miracle po na ngayon lang po ako nakapag-ganito. Iniiwasan ko po, nung tinry ko kanina, bumalik. Okay. Yay! Para lamang sa ating show. Maraming salamat. Thank you po. Mr. Pocholo Gonzales, our voice master para po sa PIA Story. Sa aming pagbabalik, pampagising na po sa pagbabalik ng Kada Umaga! Sali ka, Sir Pot. Pampagising. Ano kita? Re-accept mo yung friend request ko. This portion is brought to you by Netizens. For more Kada Umaga updates, i-click lamang ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media page.